Pili sumusubaybay sa ating pong ka-fellowship online kwentuhan. Dari dito na naman po ulit tayo sa panibago po nating series sa napag-uusapan sa oras po na ito. And alam ko po na patuloy kayo sumusubaybay at marami po kayo natutunan sa programa po ito. And gusto po na minapatuloy na makapagbigay po sa inyo ng kasiyahan, makapagbigay po sa inyo ng encouragement sa ating pong ka-fellowship. Kaya naman, sa gabing ito, isang panibagong series ang amin pong ibibigay sa inyo at ito po yung pinamagatan nating boot camp. Ayan. So, ano nga ba ang boot camp? So, sa word of boot camp, dito natin, alam natin na kung saan ito yung intensive training, no? Na ginagawa ito, na ginagawa para i-prepare ang isang personal para sa isang matinding laban. So, kagaya ng isang mga papasok ng army or pagkasundalo, dumadaan sila sa isang bootcamp para maging prepare yung physical nila, yung mind nila para sa darating na laban. So, ito yung ating magandang pag-uusapan and we are here sa bootcamp sa ating series dito sa ating Ka-Fellowship Online Kwentuhan. So, ang first ko po ipapakilala po sa inyo, siya po yung head ng Living in Love Church. So, gusto ko pong i-welcome Pastor Charles Romero, magandang gabi po. Welcome po sa Ka-Fellowship. Good evening. Magandang... And hoping na mag-enjoy po kayo. Gabi sa inyo lang. Yes, yun. Welcome po, Pastor Charles Romero ng Living in Love Church. Okay, yung next po natin na guest sa gabi po ito, siya lang naman ay isang kasama po sa, masasabi natin, umiikot sa iba't ibang bansa. No? Marami na siyang bansang pinuntahan sa pagsaserve sa Panginoon. Marami na itong karanasan. And hoping na mabigyan po tayo ng mga na ilan sa kanyang mga karanasan habang tayo po ay nasa sa series na ito. So gusto ko pong i-welcome sa inyo from International Missionary Pastor Rene Calas. Pastor Rene Calas, welcome po sa Ka-Fellowship. Magandang gabi po naman sa inyo lahat, lalo sa ating mga tagapakinig. At ako'y excited sa oras na ito. God bless po. Yes, yes, yes. Opo. Kami po ay excited din, Pastor Rene, ano, sa inyo po maiko-contribute sa series po natin. Of course, makakalimutan pa naman natin yung ating pong butihing head pastor ng Rod of God Ministry, ang faithful servant ng Panginoon na talagang ginamit throughout the years. Gusto po natin i-welcome ang head pastor ng Rod of God Ministry, Pastor Bo Tamayo. Pastor Bo Tamayo, welcome muli sa Ka-Fellowship. Magandang gabi po. Magpurihin ang Panginoon at magandang gabi sa inyo, my dearly beloved Argemians, mga Dabarcads, Tropa Pips, mga Kapopong. Alam ko na tune in lang tayo dahil alam natin na marami tayong viewers. So alam ko na marami tayong matututunan sa gabing ito. So, purihin ating pong series 1 o sa ating week 1, ating pong pag-uusapan tungkol sa purity. Ayan. So sa mga millennial, talagang ang word na purity parang bibihira na lamang po ito mabanggit. Pero sa mga tulad po ninyo na talagang mula sa sabihin natin, hindi ko naman sinasabing mga matatanda na, no? Kasi still fresh pa rin ang dating eh, pag nasa Panginoon eh. Pero alam ko na sa inyong generasyon talagang yung pag sinabing purity, alam natin yan. But hindi ko naman po dinidegrade yung bagong generasyon or sa mga millennial. Pero napakaganda po ito pag-uusapan po natin. Ano? This is the first question. Ano? And I would like to... kumbaga ang bawat isa magbigay po ng inyo pong short definition about sa purity. Pastor Bo, pasimulan niyo po. What does it mean to be pure? Ako na. Alam mo, opo, kung ang definition ng ating pag-uusapan, ano, makikita naman kasi natin 'yan dito sa Galatians chapter 5, no? 16 to 21. May sinabi doon kasi na walking the spirit, sabi ganyan, walk in the spirit so that you will not fulfill the lust of the flesh. And the lust of the flesh are obvious, mm-hmm. Sabi ganyan. And then ito yung adultery, fornication, uncleanness, licentiousness, rivalries,
sorceries, kung ano pa, outburst of wrath. Lahat ng mga to, sabi niya, those who practice these things, sabi niya yan, eh, will not inherit the kingdom of God. So, anong ibig ko sabihin dito? Pag sinabi kasi natin purity, eh, ano ba yung, paano mo napiplease ang Lord sa life mo? Kasi importante yes, yung, yes. Ano yan, no? yung kung ano yung ibig sabihin nun. At, isa sa mga hindi natin na, pwedeng sabihin malakas tayo dito kasi ang lahat tayo dito lalo na kapag sinabi natin last of the flesh no yung sa Proverbs na sinabi niyan whoever commits adultery sabi niya with a woman is lack of understanding actually sabi niya he who does so destroys his own soul and then wounds and dishonor he will get and his reproach will never be wiped away so ibig sabihin yes, pag tayo yes. Nagkamali at nagkasala sa areyang ito na purity eh yung nag-move tayo, na-tempt tayo, at sabi ko ngayon, walang exempted dito, marami tayong alam, mga pastors, leaders, workers, kadalasan dito na-down. At hindi lang yon, yes, even si Samson, no? Eh, dito nadali. Pero anong ibig ko sabihin dito? Sa ngayon, talagang napaka-rampant, maaaring hindi lang natin alam. Pero isa ito sa napaka-matinding kasalanan, doon na lahat naman ng kasalanan is matindi. Pero pwede natin sabihin kakaiba ang kasalanan ito. Kasi kapag ka ikaw pumatay, pwede mo sabihin nakadepensa ka lang, so pwede kang hangaan dahil dinipensa mo sarili mo. Pag ikaw naman nagnakaw, pwede sabihin halimbawa kasalanan din yan, pero pwede sabihin ikaw si Robin Hood, pwede kang hangaan. Pero ang kasalanan ikaw ay natukso at na-tempt sa areyang ito, no? Eh, napakahirap dahil sarili mo ito eh. Ibig sabihin, nakakahiya kasi unang-una, pinulpil mo yung design ng last mo. At alam natin pag sinabing yung purity, lalo na, madalas kasi pag sinabing purity, ang thinking kaagad ng lahat is about sa yung sex, no? About doon sa kaagad na natetempt tayo. At of course, ang tamang paggamit ng sex ay about sa mag-asawa, pero siyempre pag sa iba na, kasalanan na to. So, pwede kong sabihin na kapag sinabi mong purity, eh, paano mo lagi napipis ang Lord araw-araw? Kasi, nasa mind mo yun, yes. Eh. Kaya nga sinabi, renew your mind, no? Pati yung heart mo, of yes, course, yes, nandun. Yes. Check your motives. Yun eh, kasi, yun yung parang gusto ng Lord, yung righteousness niya, nandun lagi sa atin. At, napakahirap nito, actually, kung titingnan natin. Pero may add pa ako, mamaya na lang, titingnan ko ano nila. Pero ang isa sa pinakaano ko dito, maraming mga experience tayo, no? Na mga, andyan yung tukso, andyan yung temptation, pero paano natin na-resist ito? Mm-hmm. Yun ang maganda dito, eh. Kasi hindi nga exempted ang pastors, mga missionaries, leaders, workers, lahat yan, dadaan dyan eh. Palagay ko lahat naman tayo dumaan dyan, na andyan yung temptation, pero paano natin resist? Yun ang importante doon. Of course, number one, meron kang fear sa Lord, kaya mo na-resist ito. Pangalawa, pwede natin sabihin, madali tayo magsalita eh, fear sa Lord, pero to fear God is to hate evil eh. So ibig sabihin, para malaman mo, sabi niya in the beginning, sabi niya, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So at least, yung fear na yan, paano ka nagkaroon ng fear sa Lord? To fear God is to hate evil. Yun ang definition naman nun. And then ngayon, ang pangalawa, una, yung fearing God. Ha? Two, of course, kung may asawa ka, mahal mo asawa mo, hindi mo iisipin masasaktan siya. So yung commitment mo, nandun. So three, may friends ka, may ministry ka, o kaya ano nalang sasabihin ng ilan. So yung tatlong yan, diyan ko na-avoid kung bakit may mga pagkakataon sa buhay natin, doon may mga tukso. Pero pag iniisip ko yan, guys, eh, yun na lang ang kakayahan ko by His grace kaya tayo na nagumpay. Yun ang aking tingin dyan. Kaya ako na nagumpay dahil by His grace, amen. Eh, nakita ko na may mga fences ka dapat tingnan dito. So, yun lang. Okay. Ang tingin ko rito, pag sinabi kong purity, yun yung Galatians 5:16-21 na hindi mo dapat yes. gawin yung mga bagay na naka-define o nakasabi doon sa Galatians chapter 5 verse 16-21. Yun lang. Amen. Praise the Lord, Pastor Bo. Napakaganda, no? Pastor Rindican, last, ano? Same question po, no? What does it mean to be pure? Para po sa inyo po, Pastor Rindican, last. Well, una-una yung relationship natin sa Panginoong Jesus. Kasi that's what matters in life, no? Kasi we live here on earth, alam naman natin sa mundo, eh, napakaraming tukso, napakaraming nagdadaanan ka. What matters personally sa akin is yung relasyon mo sa Panginoong Jesus, eh. Kasi yun ang Amen. Sabi niya eh, 2 Corinthians 5:17, di ba? Sabi doon eh. Anyone? Behold, if you are a new creation, if you are in Christ, you are a new creation in Christ. So makikita mo yung pagbabago eh. So kung walang pagbabago, wala talagang matibay na
pundasyon. So kasama rito yung being a temple of the Holy Spirit. So dati madali tayong, habi nga ni Pastor Bo, madali tayong natutukso, madali tayong nadadala. But now that we have now redeemed in Christ Jesus, so God has given us the power to overcome. So kaya napakahalaga yan na malaman natin kung sino tayo sa Panginoon eh. Kasi sa mundong ito, ngayon rampant na yung mga, kahit sa television eh. Sa television ngayon eh pinopromote nila yung mga fornication, idolatry, adultery, same-sex relationship, or whatever yung mga, sa panahon ngayon, normal na lang yun. Pero ang Bible, si may sinasabi sa atin bilang followers of Christ ay, let's live a different Amen. Life from this world. As Christians, we are called to live lives that we ought to be holy. Sa tayo, palaging sinasabi ko, ang Diyos ay holy. Kasi ang problema naman natin, tayo ay huli. Palagi tayong nahuhuli ng Panginoon. Kaya sabi doon sa 1 Peter 1:14-16, ang sabi rito, as obedient children, do not conform to the evil desires you have when you live in ignorance. But just as He who called you is holy. So be holy in all you do. Amen. Ulitin ko, in all you do. Sabi nga, whether you eat, whether you drink, do it for the glory of God. Now, itong life na binigay ng Panginoon sa atin ito, hindi lang basta tayo, we are saved. But we ought to give glory sa Panginoon in everyday living. Whether you eat, whether you drink, we ought to give glory to the Lord. So, ito yung napakahalagang topic na ito. Kasi, ito yung ano eh, ito yung, kaya nung binabasa ko ito, sabi nga, excited ako. Amen. Kasi ito yung kahit nasabihin mo na Kristiyano ka, maraming bumabagsak dito. In fact, as a ministers, alam nyo, halos, hindi ko na mabigyan eh, mga nakaka-counselahan natin, mga leaders, mga Kristiyano na ito. Yet they fall, like us, sabi nga ni Pastor Binboy, wala naman exemption eh. Tayo naman lahat, open tayo dito. We're still human, natural lang yun. Merong lust of the eyes, lust of the flesh, the pride of life. Those are the three deadly sins in the eyes of God. So napakahalaga na una-una, kilalanin natin kung sino tayo kay Kristo. Kasi yun yung mahalaga, yung what matters in life, what made us all change. Eh hindi dahil sa tayo nagbago, kundi si Jesus na dumating sa lupa na nagbigay buhay, na siyang may kakayanang magbago. So siya yung parameter natin, siya yung ating focus natin. Yes. No, kaya sabi, looking unto Jesus, the author, the finisher of our faith. So yun yung ano na napaka exciting na parang may laban eh. May laban palagi yan. Yes, yes, yes. Yung sinasabi ngayon, you resist the devil. Resisting the devil, di ba? Hindi naman padami resist eh. Pero to run away from the temptation, yun ang problema. So, but then, again, bottom line doon eh, I would always go back to the basic that my relationship in Christ Jesus before any other thing else. So, yun lang siguro. Amen. Praise the Lord. Napakaganda po ng inyo pong talaga nasabi po. Pastor Bimbo, talagang nakita ko doon yung pagiging pure in mind. Kapag ka-pure yung mind mo, talagang masasabi natin na mananatili ka sa purity. Kaya kay Pastor Rene Calas naman, yung ganda na kanyang engineer, yung relationship mo sa Panginoon, kapag iningatan mo yan, paano ka nga naman magkakasala talaga, di ba? Yung kapag lagi mong inire-renew ang iyong kaisipan. Okay? And then, ito, gusto kong marinig buhat sa isa pa natin pastor, kay Pastor Charles. Nararamdaman ko, kalabit na sa gatingin nyo ito eh. Gusto nang ibigay yung kanyang, insight pagdating po sa ating mga pinag-uusapan. Same question, Pastor Charles. What does it mean to be pure? No? Go ahead, Pastor praise Charles. Praise the Lord. Parang ayoko nang dagdagan yung sinabi ng mga Bishop, ano? Parang kompleto na 'yung mga sinabi nila. But then, yung purity kasi, no, when it comes to purity, ang first thing na pumapasok sa isip ko ay white, puti, untainted, unadulterated. Parang ang hirap mabuhay ng tulad nito, no? Pero sa tingin ko, may possibility na mabuhay tayo tulad ng sabi ni Bishop Rene, eh. No, meron kasing pamamaraan ang Diyos para manatili tayong puti o malinis sa harapan ng Panginoon. Maari sa kapwa natin, meron, alam mong tao, madumi kasi isip eh, no? Wala kang ginagawang masama pero sa isip nila may ginawa ka na eh. Pero ang mahalaga dito, yung relationship mo sa Panginoon. Okay?
Huwag mong papansinin kung alam mong ikaw ay tama kung ano yung sinasabi ng mga nasa labas. Dahil yun ay hahatak lang sa'yo pabaksak, pababa. So yung purity ay napakahirap ipaliwanag nito, no? Kasi it's impossible for a person na mabuhay ka na walang bahid, no? Tingin ka nga lang sa babae, di ba? Mga pastor, pag napatingin ka, lalo na't sexy yan, meron lang umiikot sa isip mo eh. But then pag alam mo ang pamamaraan ng Diyos para hindi ka madungisan, kumakambyo ka agad. At meron talagang pamamaraan ng Diyos sa Bible. Yes. Tingin ko mamaya papag-usapan natin yan. Amen. Yes, yes, yes. Nako, eto, first question pa lang, parang ano na eh, nandudot na agad tayo sa pinaka-climax ng series natin, ano? Ito yung kinagandahan kapag ka talagang mga general ang kasama mo sa pinag-uusapan natin or sa ating topic na ito, no? Praise the Lord, napakaganda po ng inyo pong mga na-i-share. So, proceed po tayo sa ating pong next question, ano? Eh, gusto ko po kay Pastor Rene Canlas, marinig po yung ating answer sa question na ito. So, ito po yung question, Pastor Rene, no? We know we are living in the world where there is an increase of lawlessness. How do you live pure in heart, in mind, in lips amidst this? No? So, Pastor Rene? Yeah. Sa Romans 12:1 and 2, no, gusto kong basahin ito para sa ganun ay nakikita ng lahat o naririnig ng lahat kung anong ibig sabihin nito word by word, kasi ito ay napakahalaga na maunawaan natin na kung sino tayo sa harapan ng Panginoon. Ang sabi rito sa Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. So sabi rito, before any other thing, we have to present our bodies. Ito, hindi lamang yung ating kaisipan, kundi yung bodies muna eh. Ang sabi, present your bodies a living sacrifice, kasi ito yung battleground eh, yung katawan eh, yung lust of the flesh na tinatawag. So kaya nga ay nahalaga na ito. At kasama sa body rito, sabi naman sa verse 2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. So marami tayong mga nasa kaisipan na luma, maraming kaisipan na makamundo, at ito yung gustong baguhin ng Panginoon sa atin. Not only we have received salvation from Christ Jesus, but para tayo magpatuloy na tayo ay pure sa mata ng Panginoon, dapat una-una ay alam natin itong katawan na ito ay templo ng Diyos. Pangalawa, yung isip natin na nasa katawan na ito ay pahalaga kung ano nilalaman nito. Bodies, kasama dyan yung heart. Sabi, out of the abundance of your heart, your mouth will speak. Alam ako, personally, I thank the Lord. Alam ko yung tao na, alam ko pag siya ay makamundo eh, kasi out of the abundance of their heart, their mouth will speak. So, mahalaga na maunawaan natin itong mga katagana na ito na tayo ba ay holy, acceptable, presentable to God, which is your reasonable service. So, a lot of people are giving service to the Lord, yet are they qualified? O tayo mismo, qualified ba tayo? Kasi we have to know that this life is not only for ourselves, but this life is dedicated sa Panginoon. Kapag ito inaalay mo sa Diyos, dapat ito ay holy, ito ay banal, yes. Ito ay renewed, transformed. Amen. Sa mga panahon na ito, napakahirap kasi talaga na kumilos eh, na kung wala ang Panginoon eh. Kasi kuminsan nakakaligtaan natin dahil nasa lupa pa tayo. Well, whether we like it or not, aminin natin, kuminsan eh, nakakahulag push yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Eh. So, kaya babalik tayo dito eh. That you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Yun yung mahalaga sa Panginoon, hindi yung ginagawa natin eh. Ang mahalaga sa Panginoon eh, kung ano ka sa mata ng Diyos. So yun yung nakikita ko na sa ating paglilingkod sa Panginoon ay dapat maunawaan natin kung ano sasaan tayo bilang isang mga lingkod ng Panginoon. And then yung transformation,
yung renewing of our mind ay napakahalaga nito. Of course, hindi yan marirenew ng gusto lang natin. You go to the Word of God. So, meaning, Pastor Rene, your prayer. Talagang, Okay naman. Opo, mayroon lang kasi akong parang nakarelate lang ako, Pastor Rene, no, para sa ikagaganda ng ating conversation. Nakarelate lang ako sa sinasabi ni Pastor Rene kanlas. Ibig sabihin pala nito, hindi imposible na ang tao mabuhay sa purity. Especially nowadays, ano, gaya-gaya, alam naman natin na nandiyan yung technology, naririyan yung everything sa paligid natin, napaka-liberated na ng mga tao. So, maraming nagsasabi po kasi na, hindi, tao lang ako eh, mahili lang ako, marupok lang ako eh, especially sa millennial. Beta-beta yung word na marupok. So, but this time, sinasabi ni Pastor Rene Canlas na hindi imposible na mabuhay tayo in purity. Tama po ba, Pastor Rene? Yes, hindi imposible na mabuhay ang tao na pure sa harapan ng Panginoon. As long as talagang alam natin kung paano natin pinapahalagahan yung ating body, special kapag ito yung in-offer natin sa Panginoon. Amen. Pero, meron po bang gusto mag-back in or another insight sa ating pong sasagot ni Pastor Rene? Anyone? Batin ako, Pastor Lance, ano? May ibabasahin din ako doon, papalo up ko lang yun, no? Sabi nga ni Kuya Rene, at nag-kumbinsido ako doon sa sinasabi niya nga hindi imposible yung sinasabi natin yung word na purity. Dito makikita natin yung sinabi niya renew your mind, kasi makikita natin si David, nung si David nung magkasala, nung makita niya si Bathsheba, actually, wala namang, hindi tayo exempted na makakita tayo kasi sexy, kaganda ng mga ano dyan, kasi ako, alam ko yan eh, struggle ako for first 3 years, as a pastor, ibig sabihin kasi yung nature natin nung panahon, lalo na kapag naka-experience ka kagad-agad, binata ka pa lang, of course, sa sexuality, no? Kapag ka naka-experience ka kagad-agad yan, hindi ganun kadali para ma-deliver ka doon. So yung first 3 years, struggle tayo dyan. Ang iba nahihiya eh, na pastor, eh yung mind ko, tinatago mo pero actually ang dumi ng isip natin. Yes. At ang hindi maganda dyan, ang ano dyan, kaya kasi sinasabi ko sa inyo, pwede naman talagang mangyari na hindi... na mabuhay tayo o hindi posible na may andun yung purity, kasi nung struggle ko first 3 years na makita mo, lalo na yung pagka halimbawa sexy, ang ganda, ganyan, kasi mo papasok sa isip mo parang gusto mo nang makipag-sex sa tao, so ang dumi talaga ng utak mo. Ngayon ang problema rito eh paano mo mapapagtagumpayan yun? Yun yung sinasabi natin, hindi tayo dapat mag-dwell doon. At yung sinasabi niya renew your mind, meron pa akong isang babasahin dito kung bakit natutukso ang Kristiyano. Kasi ito yung sinabi niya sa James chapter 1:14. Ang sabi niya, but each one is tempted when he is drawn away. When he is drawn away, para sa ano? By his own desires and enticed. Yeah. Ito na. Then, when desires has conceived, sabi niya noon, it gives birth to sin. And when it is full grown, brings forth death. Yun ang problema ng mga Christians. Kasi hindi nga renewed yung mind. So ngayon, nagdwedwell yun. Eh, ang simpleng-simple, when he is drawn away by his own desire. Kasi may desire. Yun ang dapat na wala. Yung desire na yun, na magkaroon, na pagtiningnan mo, kung ano-ano mga imagination ang nangyayari dyan. Kaya yung desire na yan, doon pumapasok yung sinasabi natin, when that desire has conceived, it gives birth to sin. And that sin, sabi nga yan, when it's full grown, brings forth death. Kaya sinabi ni Christ na tumingin ka palang sa babae, lalo't may asawa ka, adultery na, kasalanan na. Kasi, naghihintay ka nalang ng pagkakataon actually. Kasi nandun na yung desire. And then sabi niya, when that desire, or when that sin, sabi niya, it's full grown, brings forth death. Gagawin mo na kapag may pagkakataon ka, kapag may opportunity ka. Kaya doon na fall yung Christians at pastors, workers, leaders. Kaya hindi mo pwedeng sabihin namulat ka na lang, nabigla ka na lang, para bang hindi ko akalain na tukso ko. Hindi. Andyan yung tukso, pero hindi ka bumigay dahil dito sa verse na to. Kasi kung wala kang desire, flee. Sabi nga ganyan eh, sa temptation, and the devil, resist the devil and he'll flee from you. So, yun. Yes, kaya yes. Hindi, follow up sa akin, hindi imposible na mamuhay tayo na nandun yung purity. Yes. Exactly, Pastor Bo. Napaganda lang yung na-share. Naalala ko bigla yung pangyayari sa buhay ni Joseph. Remember in the Old Testament, araw-gabi, si Putipar, yung asawa ni Putipar, talaga, kumbaga, tinutukso siya.
Pero nung time na kung saan yung asawa ni Putipar, hinila siya, ano ginawa niya, nagtatakbo siya palabas. So, it's a good reminder for us, no? Na tumaksala, walang sino mang malakas, lahat tayo mahina sa part na yan. But the best thing is, dapat tayo, kumbaga alam natin kung paano mag-exit o mag-escape o kung lumayo, tumakbo tayo katulad ng ginawa ni Joseph. Pastor Charles, meron po ba kayong gustong idagdag sa ating pong tanong? Alam mo yung pinag-uusapan natin ngayon, napaka-sensitibo at kuminsan napipigilan ako mag-share ng ganito, pag-usapan nito kasi minsan bumabalik sa iyo eh. Di ba? Balik sa iyo. Parang titignan talaga kung kaya mong lusutan o malagpasan ito. Pero yung tanong kanina, no, yung how do you live pure in heart and minds sa isang tao? Sa Psalms kasi, mayroong eksaktong-eksakto na sinasabi. Psalms 119 verse 9. Sa isang version, ganito ang pagkasabi, no? How can a young person stay on the path of purity? Ang sabi dyan, by living according to your word. So, in relation dun sa sinabi ng dalawa nating kapatid, si Bishop Bimbo at saka si Bishop Rene, ay yung pag-renew ng mind. Pag-renew kasi ng mind, yun ang pinakamalagay, no? Yung transformation will come only in the process of renewing your mind. And renewing of our mind means kailangan yung mga naitanim dito o nailagay natin basura ay mapalitan nyo ng salita ng Panginoon. So the more you read the Bible, the more you process yourselves by the grace of God, with the Word of God, nagkakaroon tayo ng transformation. So yung transformation na yan, sabi dito, ito yung tanong, eksakto, how can a young person stay on the path of purity? By living according to your word. So bumabalik tayo sa basic, sa Word of God. Kaya pag ang tao, isang Kristiyano, kulang sa panahon sa pagbabasa, pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon, mapapansin nyo, very weak tayo. Very weak tayo to the point na may konting temptation lang, nabigay agad tayo. For example, now, hindi sa sex, ano, kundi sa pagkain. Okay, ang pagkain kasi napakasarap yan. Ang hirap i-resist yan. Lalo na kung ngayon, lumaki tayo sa mga ganyang klase ng pagkain. Ngayon, alam mong may sakit ka, bawal sa iyo isang bagay, ano sinasabi natin sa sarili natin? Titikim lang ako. In other words, kailangan pa rin yung self-control. Okay, nandyan yung pagkain, di ba? Pero alam mo, makasasama sa'yo, diabetic ka, pero puro sugar yung kinakain mo, puro soft drinks yung iniinom mo. So pagdating ng time, nagtatanong tayo, bakit ako nagkasakit? It is because of hindi natin makontrol yung ating sarili. Okay, so the Word of God can help us para yung process o yung procedure na magkaroon tayo ng strength to resist temptation, yun ang kailangan natin. Dapat mangyari yun, magbabad tayo sa salita ng Panginoon. Napansin niyo yung mga bata, ano, yung malilit na bata. Yung aking apo, napapansin ko ito. Maski hindi mo siya turuan, pag ang bata kasi nakababad sa TV, lahat ng commercial alam niyan. No, maski hindi mo tinuturuan. So, totoo po. Kasi nakababad siya eh. Na tayo din ganon. Pag tayo nakababad sa salita ng Panginoon, every time may temptation, mas malakas ang control, no? Mas malakas ang conviction na hindi pwede ito, hindi tama ito. So, pero pag kulang ka sa sustansya, sa salita ng Panginoon, nakakapangatwiran tayo, no? Parang minsan naman Panginoon, titikim lang naman ako ng konting baboy, titikim lang ako ng konting taba, iinom lang ako ng konting soft drinks. Parang ganon. Because wala tayong pangontra. So the Word of God, basically, ito ang ating kailangan para magkaroon tayo ng self-control. Amen. Praise the Lord. Napakaganda po ng na-share niyo, Pastor Charles. Naalala ko bigla, no, basta sinasabi ni Pastor Charles, nakahalagahan nga ng everyday na pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang isang sasakyan, bigla lang naisip ko, no, kapag hindi na po napapalitan niya ng oil, maitim na usok na po ang lumalabas dyan at hindi na siya nakakapag-function ng tama. Pero kapag ka laging alaga yan, laging bago yung langis niya, nakakapag-function siya ng tama, talaga makikita mo na smooth ang kanyang andar. Sa buhay Kristiyano natin, kapag hindi tayo nag-meditate ng Word of God, possible na mapasukan tayo ng mga negatibong bagay ng Diablo. Kaya napakahalaga talaga ng pagbababad sa salita ng Diyos to remain pure sa buhay po natin. Okay? Ito, another question po, no? Ito, experience ko to eh. What I mean is, dati po kasi nagtatrabaho ako sa SM at meron tayong mga kasama doon na
mga co-worker natin. And one time, may mga nag-uusap-usap. So sabi ng ganun, virginity, hindi na uso ngayon yan. Bago na yung panahon natin, noon yan. Kumbaga ngayon, wala na yan, ganyan-ganyan. So this is the question, you know. Today, our culture sees purity as an outdated topic and irrelevant. How important is to live in purity? So, when we talk about purity, maraming mga tao, not only millennial, sinasabi nila, wala na yan, kumbaga, hindi na irrelevant yan, kumbaga, noong panahon pa ng mga lola natin yan. But, kumbaga, gaano nga pakahalaga yung purity? Pastor Charles, pwede po ba magbigay kayo ng insight? Gaano kahalaga ang purity sa isang tao? Napakahalaga. Very, very important. Kasi nga, mayroong binabanggit sa Bible, ano, without holiness, you cannot see God. Important sa Diyos. Unang-una, sinabi niya ito eh. Amen. Kasi nga, binanggit ito ng Panginoon sa kanyang mga salita. Pangalawa, sabi dito, no, we were asked to honor God with our bodies. Ang God mismo, hinihiling niya na i-honor natin siya sa ating mga katawan. No, so pagka ikaw ay nagkaroon na ng sabi natin problema sa iyong sarili, ang hirap ng isipin na ma-offer mo pa yung sarili mo to honor God in your bodies. Now, ang problema kasi ngayon ano, noong unang panahon hindi mo mahawakan ang daliri ng mga babae. Hindi ko inaabot 'yun ano, baka itong dalawang kausap ko pa rin naabot. Square na. May panyo. Walang bookingan. Hindi mo mahawakan man lang. Pag hinadampian mo na ng kamay mo yung kamay ng babae, kailangan pakasalan mo na yan. Okay? Oo, dali na. Ngayon, iba lang klase ang tao. Maybe because of the different factors, ano? Influence ng media, influence ng social media, influence ng technology, at influence din ng mga advanced na sabihin natin Amerika, no, yung mga advanced na ng mga bansa, kasi sila ay nauna eh, tayo laging gaya-gaya na lang tayo eh, no, parang tayo huli lahat, sa huli tayo ang Pilipino eh, ang Pilipinas sa mga tawag dito mga development o yung gadget maski na ganoon. Pero pag dumating sa atin, parang tayo yung pinakagrabe, no. In fact, tayo yata pinakamaraming gumagamit ng cellphone ngayon eh, pati wifi eh. Now, since hindi tayo prepare, no, ang Pilipino, hindi prepare sa ganitong sitwasyon, malamang at madalas na nagiging biktima tayo ng mga bagay-bagay na nakikita natin sa media. Ina-adapt natin kaagyat pa ba? Tama ba yun? Mabilis nating i-adapt yung mga bagay-bagay kasi nga masyado tayong napalayo sa Diyos. Pansinin niyo yung unang panahon, ito inabot ko ito, no. Tuwing alas 6 ng gabi ang pamilya lumuluhod. Now regardless of ano, no, we're not talking about religion. Pero I'm talking about yung relationship, yung God consciousness ng mga tao noon sa panahon ngayon. Kasi ngayon, iba ang consciousness ng tao eh. Ang consciousness ng mga kabataan lalo na ay maging in sila. In. Kailangan bago ang cellphone, kailangan bago ang damit, kailangan kung ano yung uso, TikTok dito, TikTok doon. No? Makapapansin nyo, puro kabataan halos eh. No? Yung mga nagtitiktok. Pinapakita lang doon, ganun tayo kahina. Ganun tayo susceptible sa mga bagay-bagay na nakikita natin. Noon, ang tao, sabi ko nga, pagtunog ng alas 6 ng kampana, no? Lumuluhod ang mga pamilya, ang tao, no? Alas 6, ultimong butiki. Tama ba ako, Pastor Rene? Ultimong butiki. Pagdating ng alas 6, ha? Ahalik sa lupa. Pababa sa pisami. Ahalik sa lupa. Ngayon, ang mga tao noon eh. Ngayon, ang butiki na lang ang bumababa pag alas 6 eh. Ang mga tao, wala na, hindi na lumuluhod, hindi na nagdadasal, hindi na tinitipo ng nanay at tatay na, "Oy, alikay dito mga anak, magnalangin tayo, alas 6 na." Ako inabot ko 'yun, mga kapatid. Inabot ko 'yun. Sad to say. Okay? Pero ngayon, hindi na ganoon. Kasi busy na tayo masyado, kanya-kanya na si nanay sa cellphone, si tatay sa laptop.
lahat pati mga anak kanya-kanya ng gadget, no? Kaya yun lang ang masasabi ko diyan, ano? Praise the Lord. Okay. Nasagot ba? Yes. No. Anyone, sino pong gusto magdagdag? Pastor Rene, gusto niyo pong magdagdag sa inyo pong istorya? Alam mo, total real talk tayo. So let's go to real talk talaga, no? Yung sabi na real talk, yung talagang nangyayari talaga sa huwag tayong lumayo, sabihin natin sa church, no? Kanina nabanggit ko yung to stay pure is the personally, sabi ko, relationship sa Panginoong Jesus. Pangalawa is the transformation of our mind to be renewed. At ito, to remain pure o talaga makita natin na tayo ay talagang kailangan pure, eh dapat magkaroon tayo ng takot sa Diyos. The fear of the Lord is the beginning of all wisdom. So, Amen. Sabi ko, real talk. Ito yung mga na-experience natin. And ako, pag naaalala ko ito, naririnig ko, ako natatakot. Kasi sabi ko, Lord, always protect me, protect us. Kasi hindi naman tayo yung malakas eh. So, kahit sanabi mo kanina, general kami, etc. We are still human. We are still in the flesh. Kaya sabi ko, real talk tayo. Marami ako na-encounter ng mga malungkot na karanasan sa mga simbahan. Yung mga cases that clearly show the absence of the fear of the Lord are the following. Number one, a pastor had a 6-year relationship with his church secretary. Real talk ito. So, bakit sinasabi ko ito, hindi kayo para takutin, kundi pagkaroon tayo ng babala, lalo yung mga nasa paglilingkod sa Panginoon, kagaya natin, kagaya ko. At kasi nga, talagang vulnerable eh. Wala namang Superman eh. Eh, kahit na si Bimo, pinaka matanda ka na sa pananampalataya, anointed, etc. We are still vulnerable. Number two, a hardworking worship leader. Ito, madalas po ito na-encounter ko. A hardworking worship leader impregnated his girlfriend. At ang dami ko na ano din na encounter din dito na nasa worship team, yet they are living in sin. And I could sense na mga nasa worship team ngayon, you could identify yourself. Number three, a pastor, mission director pa ito, or had sexual relationship with 3 of his full-time workers. These are all realistically thing happening. And I believe there are even more worse than this. At the question is, paano natin ito talaga ma-overcome, ma-ano talaga? Meron ako nabasa ng libro kay John Bevere. Sabi niya kay, sino ba itong nabilanggo na ito? I forgot the name, ano? Sabi niya, kung uulitin, kung ikaw ay makakalaya, what would you first na pumapasok sa isip mo na wag mo nang gagawin eh. Yung nagawa ko, sabi niya. You know, the problem is, I love Jesus Christ eh, but I never fear Him. So, pwede pala yun. Yung mahal natin ng Panginoon, hindi naman tayo takot. Kaya sabi ni Gandhi, at Mahatma Gandhi, you know, Jesus I love, but Christians I hate. So, bakit? Kasi nga, parang sa kanya, tingin niya, maraming Christian talaga na nagsasabing Christian. Yet, they don't live like real Christians. So, kaya ako talaga, ito yung isa sa pinaka-ano rito, yung takot sa Diyos. May iba takot sa tao eh. Pero yung takot sa Diyos eh. Yung nga sabi, the beginning of wisdom. Nakita mo yung istorya ni, ano? Ni, sino ba to? Si Joseph, di ba? Tinukso siya ng asawa nung, no, pero ang sabi doon eh, hindi naman sinabi doon na Potipar, hindi naman doon na sinabi doon na takot ako doon sa ano eh, kay isang pinaka-general eh. Natakot ako sa Diyos eh. So, how can I do this to my God eh? Hindi niya sinabi, how can I do this to Potipar eh? Or yung pinaka-hari o yung pinaka-general during that time. So, yung ako, yung takot talaga eh. Yun yung realistically speaking na parang madaling sabihin pero napakahirap gawin. Pero praise God because of what the Lord Jesus Christ has done on the cross. It is done and it is finished.
Kaya nga, yung relationship sa Panginoon, yung renewing of mind, and then yung fear of the Lord. Yun yung tatlo na binabanggit ko series eh. Relationship, amen. Babalik ka sa foundational relationship mo sa Panginoon. Dahil may relationship ka, you are now a new creation. That there is a transformation of your mind that then became the fear of the Lord being created in our heart. So yun yun, may process eh. So, kaya napakagandahan itong pinag-uusapan na ito. Very relevant. Yes, Pastor. Okay, batin ako. Pastor. Oh, yes. Lance. Alam mo, opo, Pastor Bo. Batin ako. Opo, opo, dalawa Pastor pwede Bo. Kong, dalawa ang pwede kong isagot. Yung nabanggit ni Pastor Charles na yung sa word, no? So, ibig ko sabihin talaga dito, andaling natin isagot kasi lahat naman ang isagot natin hanggat mahal nasa Bible. Yung sinabi yung, be holy for I'm holy. So, yun ang talaga na dapat nating gawin kasi yun ang sa command, no? Pero yung pangalawa, na madalas kapag halimbawa ako may mga counseling, ganito, ganyan, plus, mismo sa buhay natin, eh, bakit mo nare-resist? Of course, andyan yung Bible, andyan yung Word. Pero yung sinabi ng Lord, eh, na madalas sumasagi sa isip ko yan. Alam niyo yung 1 Corinthians, I think, 1 Corinthians 10 ba yun na ang sabi roon eh, no temptation has overtaken you such as common to man. But ang sabi niya, God is faithful who will not allow you to be tempted beyond what you're able. Yes, And then he'll make a way, sabi niya, to escape so that you may be able, sabi nga noon, to bear it. Ang ibig sabihin dito, pag naiisip ko yun, kahit madya yung temptation, alam mo na kaya mo to eh, hindi pwedeng hindi kasi hindi naman iaano ng Diyos yung ganung temptation na limbawa pumasok man yung demonyo, pero kahit papaano, kaya nga sabi ganyan sa 1 John din eh, 2:9 o 17 I think, nung sinabi niya nga I came here, sabi niya ganyan, to destroy the works of the enemy. Jesus came to destroy the works of the enemy. So, dalawa yung purpose doon. Una, na-save tayo. Pangalawa, dapat makita natin dito na nasa battlefield tayo. Hindi ito yung pwedeng lalamya-lamya ka rito, nakumukristyan ka, save na ako, okay na ako. Hindi eh, may battle at dapat ma-recognize din natin to na yung tukso is tukso, pero hindi naman pwedeng lumapit sa'yo nang hindi mo kaya. Kaya mo yan actually. Ang iba, nirarationalize na lang nila, pero sa totoo lang, kaya mong i-resist. Yun yun. Yes, amen. So praise the Lord, ano? Sabi nga sa kanta, o tukso, layuan mo ko, but in reality, hindi lalayo sa iyo ang tukso, ikaw dapat ang lumayo sa tukso. So, nakakaganda lang ang dati na yes. Sa mga viewers natin na naririyan, mga kapatid, alam ko na kung saan marami kayo natutunan. Feel free to comment sa ating comment section. Kung ano man yung inyong mga kapag insight o kung ano man yung inyong mga masasabi tapos kung mga pinag-uusapan.